Well, hello guys, welcome to my channel. I'm Justin, and this is the second episode of my review series of the Metro Manila Film Festival entries for this year. Kaya naman, for this vlog, I'm gonna be sharing my thoughts about Miracle in Cell No. 7 starring Aga Muhlach and Xia, and a lot more other supporting actors. Before we proceed, I encourage you guys to subscribe to my channel and hit that notification bell. I post some travel vlogs, movie reviews like this, and random challenges on my channel. You can check my channel out right after this video. Also, I have to mention na this vlog may contain spoilers, although this movie naman is a remake of a prior movie, a Korean movie, which has the same title, Miracle in Cell No. 7. Most probably, alam nyo na rin yung story. So, yun, kung hindi nyo pa napapanood, kung ayaw nyo ma-spoil, you might want to skip this movie yet. Then, after you've watched it, you may come back and watch this vlog. Yun. So, yun, let's start. So, ang una ko lang masasabi sa inyo ay... Totoo lang. Usually, when I do movie reviews, I'm doing some notes para naman matandaan ko kung ano talaga yung nangyayari sa buong pelikula and magkaroon ako ng basis kung sa mga sinasabi ko ngayon, sa mga sinasabi ko tuwing nag-movie review ako. Pero, for this movie, hindi ko na nagawang ituloy yung notes ko after kung mapanood yung unang scenes, yung mga unang scenes kasi si Kuya Boy niyo eh masyado na naging invested sa pelikula. Nakirid away na ako, tsaka yun eh, iba yung ano eh, tago sa puso bawat scene. Kaya I can't miss the opportunity to watch the whole film, experience the whole film, and appreciate the whole film. Kaya ako lang akong masabi ngayon. Lahat ng gusto kong sabihin nandito sa puso ko kasi sobrang tatak talaga sa puso mo. Unang-una, gusto ko muna sabihin sa inyo na before I watch this film, I plan to watch the Miracle in Cell No. 7 na Korean version, yung dating version. Para lang maalala ko kung ano talaga yung nangyari kasi medyo nakalimutan ko na talaga yung flow ng story. I just know the gist pero nawala na sa isip ko kung paano siya natapos, kung paano nag-climax yung mismo pelikula. Pero yun, buti na lang, nag-backdown ako na hindi ko talaga siya pinanood yung Korean version. Baka hindi ko na-appreciate yung film, yung remake natin kasi as I was watching the film, kahit alam po yung ending, kahit alam po yung mangyayari dun sa lead actor na si Aga, eh kasama pa rin ako doon sa experience ng pamilya. Para din ako kasama doon sa barkada ni Aga sa kulungan. Na-experience ko yung paano yung pinagdaanan nila ng pamilya ni Aga and ni Esha. Ayun, sobrang... Ay, totoo lang, umpisa pa lang nung pelikula. Parang nag-flashback na sa akin agad yung mangyayari sa dulo. Kasi nga, napanood ko nga yung Korean version. Ano, medyo nalulungkot na ako kasi nakikita ko agad yung character ni Aga doon sa ending. Ang galing-galing yung pagkaka-portrait ni Aga doon sa character niya. Hindi man niya na pantayan, eh na-exit na pa yung nasa Korean version. Kasi, iba, hindi ko siya nakilalang bilang si Aga. Hindi ko siya nakita bilang si Aga Muhlach. Hindi ko siya nakita bilang yung characters niya sa ibang pelikula. Nakita ko siya as yung character niya dito sa Miracle Cell No. 7. Napakagaling. Napakatagos sa puso. Alam naman natin lahat na merong psychological condition yung character ni Aga na si Lito or si Joselito Gomez. Mahirap yun for a normal person na mag-portray ng someone with psychological incapacity. Ayun, sobrang nabigyan niya ng justice. Sobrang galing niya talaga. Sobra. Hindi ko ma-explain pero definitely this is one of the best, if not the best movie this year. Sobrang inspiring. What a way to celebrate Christmas. What a way to celebrate life and celebrate family. Yun. Hindi ko na masyadong mapo-focus yung story kasi alam naman natin lahat yung naging story. Pero gusto kong i-appreciate mismo yung mga characters. Si Aga Muhlach, napakagaling. Katuloy nga sinasabi ko, palitulit ako pero napakagaling niya. Si Yesha, napakagaling din. Bagay na bagay silang mag-ama ni Aga Muhlach. May chemistry silang dalawa. Matutuwa ako sa bata kasi, sorry, medyo... medyo minamalit na ako kasi dalawa na to, pangalawang movie review ko na to. So yun, natutuwa ako Yesha kasi sobrang bigay na bigay siya. Pati si Aga, walang pag-hold back. Kung ano yung hinihingi ng character nila, binigay nila. Inara nila masyado yung characters. Kaya sobrang nag-click yung father-daughter tandem nila. Nakakatuwa, sobrang nakakatuwa. I can't stress that enough. Pero this is very worth watching. Please guys, madami-dami mong matututunan. And mamaya mag-focus ako dyan guys. Hindi lang sa dalawang bida iikot or magiging maganda yung pelikula. Pero dahil sa lahat ng character, walang tapon ni isa. Anong pagkakagaling ng Viva Entertainment? By the way, this is under Viva Films. And most of the
most of the actors here in this movie are from Viva agents. Na-capitalize nila yung mga actors nila. Buting-buti na talaga sila yung nag-handle nito kasi ang gagaling ng mga kinuha nila artista. Una na dyan si JC Santos. Very commendable. Ang ganda ng comedic timing. I didn't know na kaya niyang mag-comedy. Pero I've watched all his films. I think, alam kong pangbida na yung acting niya, pero dito, nag-tone down siya, nag-supporting actor siya. Pinab niya itong opportunity dahil this is one of his best performance. I'm not even exaggerating. Kasi, ang galing niya talagang actor. Isa siya sa mga aabangan mo doon sa pelikula. I'm saying this, isa siya doon sa mga highlight ng pelikula, yung character niya. And nung iba pang mga characters like si Joel Torre, yung pagiging medyo bossy na character niya na nakakatawa. Pati yung ibang character niya, hindi ko alam yung mga pangalan eh. Saka yun, basta yung datatlo pa na kasama nila sa Zelda, si Tatang, saka si Mambo, saka si Choi, ang gagaling din nila. Dito sa Miracle Cell number 7, kailangan maganda yung pagkaka-cast mo ng mga tao kasi inaabangan dito yung magiging banters and exchanges ng mga laman ng Cell number 7. Kudos dun sa team na naghanap ng mga tamang-tamang tao para dun sa pelikula. Ang gagaling ng cast, kahit si Bella Padilla na gumanap na Yeshan at present, meron doon sa dulong part ng pelikula na binigyan siya ng highlight. Doon kahit wala siyang sinasabi, nakakaiyak. Kaya itatago na naiyak ako doon sa pelikula. Eh, mag-isa ako kaya ayokong pakita ng shadow kong media. Kaya yung pagpukuha sa napakas ganyan lang. Kunyari nagtutukod lang ako doon sa upuan. Pero gumagayan ako. Pero kasi kahit sino umiiyak doon sa pelikula. Parang nga kaming choir na nagsisinghutan. Iyak kami ng ganyan. Kasi halos lahat umiiyak. Lalaki, babae, matanda, bata. Itong Miracle Cell number 7, hindi lang basta siya nakakaiyak. Nakakatawa siya. Sobrang nakakatawa. Yung mga karakter nila, Mon Confiado, nila Joel Torre, nila JC Santos, nakakatawa lahat. Ang saya, ang sarap panoodin. Wala akong masalang yung negative. Kasi sobrang ganda ng pelikula. Maganda na yung Korean version, pero pinaganda pa lalo ng Pinoy version. Ang galing yung direct. Si direct Nuel Naval. Hindi ko siya masyadong kilala pero ngayon, dito sa Miracle Cell number 7, tumatak na siya sa akin. Kudos sa pag-take ng mismong film na to para i-portray, para i-remake. Kasi ang dami matututunan dito sa film na to. Unang-una at ang pinakamahalaga para sa akin, justisya. Sino lang ba yung may access sa justice dito sa Pilipinas, kundi yung mayayaman lang. Kaya yung death penalty, hindi siya magiging effective kasi selective lang yung justice dito sa Pilipinas. Kung sino yung mayaman, sila yung sa kanila pabor yung hostisya. Makikita dito sa pelikula na kung paano inikot yung katotohanan para sa pansariling kapakanan ng mga mayayaman. So sana yung mga pro-death penalty mapaisip kayo dahil dito sa pelikula na to. Hindi lang siya for entertainment purposes, pero sana meron lagi tayong takeaway sa bawat pelikula pinapanood natin. Hindi lang para sa maiyak tayo, maging masaya tayo, masarapan yung puso natin, pero sana masarapan din yung isip natin. Yeah. Pangalawa, yung kahalagahan ng pamilya. Ang sarap panoodin ni Yesha and ni Lito. Ang sarap panoodin ni Aga and ni Xia. Sobrang mahal nila isa't isa. Kaya naman nahawa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Napakita yung sa pelikula na sana matutunan natin bilang mga Pilipino na kung gaano kahalaga yung pamilya natin at kung gaano natin mabago yung nasa paligid natin dahil sa kung ano yung pamilya mayroon tayo. Kakatuwa rin na paano pinakita yung pag-sacrifice ni Lito or ni Aga Muhlach para doon sa kapanganan ni Yesha. Yung dulong scene na yun, yung nagmamakaawa si Aga, nagsusorry siya, tumhingi siya ng tulong. Sobrang tagos sa puso. Alam niya na yung mangyayari sa kanya, pero hindi pa alam niya siya yung mangyayari doon sa tatay niya. Doon na bumuhos lahat ng iyak ko. Lahat kami doon sa sinehan. Doon na pinakamalakas yung singhutan namin lahat. Doon sa scene na yun. Hindi ko na alam kung ano yung sinasabi ko ngayon, pero I would just like to recommend this film. Kaya ako gumawa ng movie review na to. Sobrang deserve niya yung isang magandang movie review. Yung magandang appreciation. Hindi na nga to review eh. More of an appreciation vlog sa Miracle Cell number 7. Nakakatuwa kasi nakasabay yung Miracle Cell doon sa tatlong frontrunners sa takilya. Doon sa napinanoodan ko, dalawa yung sold out na time slot for Miracle Cell number 7. It definitely lived up to my expectation. What else can I say? This film is really good. It's really beautiful. It being entertaining, meaning to say sa drama, sa comedy, it's an understatement. It's more than entertaining. It's inspiring. There's a lesson. There's a story. And that story is heartfelt. Wala ko masyadong mapuna doon sa pelikula. Ang ganda lang nung execution. Ang ganda lahat. I hope you guys will watch this film.
I would rate this film 20 out of 10 kung pwede. But since yung rating ko is up to 10 lang, kaya ang rating ko 10 out of 10. Sige, 11 out of 10 or 12 out of 10. For giving justice to the original movie, for showcasing an inspiring story, for giving us a timely topic or a timely story, and lastly, for making me cry. Natapos yung buong pelikula, hindi ako malungkot. More on, na-inspire ako. Sad ending siya, pero yung nakaka-inspire na ending. Na sana hindi mangyari sa kahit sino man sa atin. Yung mapagbintangan ka na hindi mo ginawa. And, na-power to. So yun lang guys, I hope you guys will subscribe to my channel and hit that notification bell for more videos. After this vlog, I will upload another movie review of another MMFF movie. Yun, see you guys on my next vlog.